迷宫，哇，今天我奶奶就是来奶呀，是来带。哎，咕咚呐，咕咚呐，咕咪。迷宫，今天我奶奶就是来，把古代有古马音。迷宫，妈呢？ang itay nyo? Akala namin, di ba kayo sumundo sa airport? Eh, hindi ko siya nakita eh. Wala siya. Wala pa. Eh, baka naman po talaga, wala pa talaga ang aeroplano niya. Eh, chinek ko naman eh. Dumating naman sa oras ang flight niya. Uuwi sa atin ng itay nyo. Uuwi siya dito. Gutom na po ako. Oo, nanay, kanina pa ako naglalaman sa mga inuluto niyo. Hindi ba ang bilin sa inyo ng inay kagabi? Magpapakabait kayo, lalo na higit ngayon. Diba dahil ngayon, nandating ng itay niyo galing ng Saudi. 6 na taon din naman natin siyang hindi nakasalo sa pagkain at hindi nakapiling. Ayaw niyo ba siyang hintayin? Ano ba naman yung ilang oras na maghintay? Kung maya-maya lang ay makakaharap na natin siya, makakausap at mayayakap. Ikaw nga, Miko, hindi mo pa siya nakikita, hindi ba? Dahil nasadyang ko pa ikaw nung umalis ang itay mo para magtrabaho sa malayo. Eh bakit po hanggang ngayon, hindi pa rin po tayo mayaman? Eh sila girly nga. May Betamax na. At marami pa raw ipapadala ang tatay niya galing sa abroad. Kahit 100 Betamax, hindi ko ipagpapalit ang makapiling natin siya at makausap. Kuya, tama na! Tama na, kuya! Maganda ako nagtitimbi sa hayop na Ender eh! Kuya, kuya, kailangan namin ng pera. Ang hinihingi ko lang naman ay yung ganang akin. Pero anak, hindi pa naman kami patay ng iyong ama. Hindi mo man lang mahintay na kami pumanaw bago mo kunin ang sadyang ibibigay naman namin sa inyo mga kapatid. Sabihin ninyo, nagpapagamit kayo sa batugan yan! Hoy, ang kapal ng mukha mo ha! Kung gusto mo magpunta sa abroad, magdilensya ka ng sarili mong perang lulusayin at hindi itong naglalaway ka sa mamanahin ng kapatid ko! Anak, 2 beses nang naloko si Miden. Hindi pa ba naman kayo nadadala? Huli na ito, ina. Hindi na namin kayo gagambalain pang muli. Talagang huli na ito, Esperanza. Hindi lamang palabraso mo ang pinipilipit ng lalaking yan, kundi ang pagkatao mo. Ayan! Saksak niyo yan sa baga niyo. Yung aming pinag-ipunan at pinundan ng nanay mo ng habang panahon. Itay, ano sana ako? Pagod na kami ng kaunawa. Manhit na kami ng kadadayin mo. Pinali mo na mo kami, pinoko mo kami. Nilapastangan mo pa kami. Inilibing mo kami ng walang lamay. Kaya para sa akin, ikaw, Esperanza, ay patay na. Gayon din naman kami sa'yo. Ha? Itay. Tandaan mo ito, Esperanza. Hindi ka nakabilang sa pamilyang ito, ha? At wala kang kakilala sa bahay na ito. Bumalik ka sa Maynila, doon ka mabulok. At doon ka sa salaulang buhay na pinili mo. Umalis na kayo, sige na. Umalis ka na! Wala akong ayaw nakatulit mo! Umalis na kayo! Sabi mo kung nakatay ko kayo! Ayoko ng manok. Kiss kayo sa akin. Sarap na mga apo ko. Oo. Saan niyo ko gusto ilagay ito mga dala-dala? Carol, andito ko pala. Mare, totoo bang nadili ang dating ni pare? Kaya nga ako na parito para ihabili mo ng mga anak ko dahil babalikan ko pa yung agency ni Midel. Ang dapat mo atupagin ay yung paghahanap buhay mo.
Hindi yung parot-parito ka dyan sa agency na yan. Hintay mo na lamang kung kailan uuwi yung asawa mo. Ah, mga apo, tayo na dun sa kwarto. At buksan natin itong regalo ng Tita Caroline nyo. Hawakan nyo, o. Oh, baka bumagsak. Ay, sa kwarto. Oh, hawakan nyo, ha? Carol, ano ba yung pinakain mo dyan sa biyanan ko? At napakaamo sa'yo, samantalang ako, maramdaman lang yung anino ko, nakatahol ka agad. Sus, ikaw naman, no? Ganyan talaga mga binan. Hindi ka na nasanay. Ay, naku. Mare, may itatanong sana ako sa'yo. Ano yun? Nagsisisi ka ba na... Ah, ang ibig ko sabihin, may pinagsisisihan ka ba kay Miden? Yung totoo, Mare. Diyos ko naman. Magtitiis ba ako magkandakuba sa pagbibiyahe ng karnit gulay para lamang maitaguyod ang mga anak namin ni Miden? Samantalang malaki naman ang kinikita ni Miden sa Saudi. Ang... Paano kung hindi na siya bumalik? Ang ibig ko sabihin, paano kung umuwi siya sa iba? Bakit mo naman naitanong? Hindi ko na kaya. Hindi na kaya ng konsyensya. Ano kaya natin gawin? Maghintay at magtiis ng panibagong anim na taon? Carol, lalaki ako. Tao lang ako. May puso, may konsyensya na hindi ko kaya pigilan. Kawawa naman sa Esperanza. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matatagalin itong pagpapanggap na ito. Hanggang kailan natin maililihim ito. Naluloka na ako sa kaiisip. Carol, hindi ko sa mahal. Niloko mo siya. Natatakot ako. Nalokohin mo rin ako. Nagawa ko lang lukohin sa dahil ikaw ang mahal ko. Tingnan mo ba? Sana hindi mo na lang siya ginamit. Carol, hindi ko naman sa pinilit makasalana. Saan pumilit sa akin? Bakit? May nasira rin naman ako mga pangarap. Nagtiis rin ako. Nagdusa tayo, hindi ba? Sarili lang natin ang iniisip natin. Carol, kaya nga ako nandito eh. Para sa atin. Dahil napagdesisyonan ko. Napiliin ang aking kaligayahan. At yun ay nasa piling mo. Pero hiram ka pa rin. Matutubos. Mababawi. Tuwing kaakap kitang ganito. Iniisip ko. Tinatanong ko sarili ko. Hanggang kailan ito? Carol. Kaya kita mahalin. Pabigayahin. Pero hindi ka pa rin akin. Carol, hindi siyang may-ari sa akin. Yung nanay nyo, matagal na kayo gustong ipamigay na dalawa, baka akala nyo. Hindi katulad ng lola nyo, mahal na mahal kayo, inaalagaan kayong mabuti at ibinibili kayo ng mga laruan.
Yung nanay niyo walang kwentang babae. Mama. Aba, eh talaga naman ah. Wala naman siya kwentang babae ah. Kaya dito na kayong dalawa titira magmula ngayon. Ma'am, padating po si Ate Esperanza. Ha? Ipanik ang dalawang bata sa itaas. Dali, dali, Midel. Andiyan doon si Esperanza. Dali, dali. Ipanik doon. Ikaw, tandaan mo mga ipinagbili ko sa'yo na sasabihin sa kanya, ha? Sabihin mo na nagdesisyon ako na dali ng dalawang bata sa Baguio at hindi mo alam kung kailan kami babalik dito. Huwag ka magkakamali at kukurutin kita ng pinong-pino, ha? Sige na, lakad na. Sinama po ni Mama mga anak niya sa Baguio. Kailan daw mabalik? Ihatid lang po pag dumating ang mga bata. Sige po, Ate, marami pa po akong gagawin. Salamat, ha. Aling si Govia, huwag niyo na ho kaming paalisin. Ay, nako! Sinumpo lang ako ng pagkakontrabida. Kaya heto, pinalalayas ko kayo. Eh, wala naman ho ganyanan. Saan naman ho kami titirang mag-anak? Aling si Govia, maawa na ho kayo sa amin. Saka isa pa ho, nangako naman ho ako magpabayad sa inyo. Dumating lang si Medel ko. Asus, hindi ko na pinapangarap na makidalamhati pa sa kalbaryo mo, no? Dahil alam kong hindi ka na makakabayad sa akin dahil wala na sa'yo si Medel. Hindi ko kayo naiintindihan. Alam na ng buong bayan na si Medel ay nandito. At kayong mag-ina ay hindi pinipisanan. At nandun sa Santa Santita, nakaalam mo isang maamo, ahas pala na kaibigan mo. Sino pa? Di si Carol. Sino bang nagpangalan sa'yo ng Esperanza? E pag-asa ang ibig sabihin dyan. Ikaw na yata ang taong napakailap ng pag-asa. Puro ka na lang asa ng asa. Hoy! Esperanza! Saan ka pupunta? Hindilag mo ang iyong mga mata! Huwag kang tutulog-tulog sa pansitan! Sinasalahula ka na ng hayop na mag-inang yan! Naku, kung ako sa iyo, isa-isa ko silang tutugisin sa impyerno. Pinagdarhan sa iyo! Ay, naku! Napakatanga mo talaga! Hayop ka! Hayop ka! Hindi mo ako moko! Hayop ka! Hayop! Ayaw ka! Walang yakan! Walang yakan! Walang yakan! Ayaw ka! Sa kamo! Tama na! Bakit, Medel? Asawa mo ko! Bakit mo kami pinagtaguan? Anong kasalanan ko sa'yo? Patanggap ka namin, Medel! Esperanza, pag hindi mo patanggapin, tapos na sa atin ang lahat. Mahal kita, Medel! Mahal kita! Mahal kita! Esperanza! Medel! Mahal kita! Mahal kita! Ayoko na! Ano ayoko na? Kukuluhin tayo ng asawa mo. Hindi ganito ang gusto kong buhay. Carol, matagal na magulong buhay natin, hindi ba? Ang importante, magkasama tayong dalawa. Saan tayo pupunta? Saan mo ako itatako? Carol, hindi natin kailangan lumayo. Dito lang tayo. Akong bahala. Ikaw ang bahala. Medel, ako ang kirida. Ako ang hindi sigurado. Ilan ng pamilya ang nawasak dahil sa pangaagaw sa pag-aari ng iba. Naaawa ako sa kanila. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko alam! Hindi ko alam. Carol, iisa lang naman ang dapat kong gawin, di ba? Ang mamili. Ginawa ko na yon. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na wala akong pakialam sa sabihin ng iba? At lumayo ka man, susundan kita. Hanggang kailan mo maipapangako sa akin yan, Mene? Carol, mas mahirap pilitin ng tao sa hindi niya gusto. Pabayaan natin siya. Natatakot ako sa
salitang pabaya. Dahil alam na alam mo yung gawin. Ako, ang alam ko, mahal na mahal kita, Lede. Mahal na mahal din kita. Iniwan niya ako. Iniwan ako ni Miguel. Sumama na siya sa iba. Yung dalawa ko pong anak, tinatago ko sa akin ang biyanan ko. Pinalayas na po ako sa... Itay, wala na ho akong pupuntahan. Wala na ho akong uuwian. Hirap na ho ako, Itay, Inay. Hindi ko na ho alam ang gagawin. Hindi ko alam kung saan ho ako magsisimula. Hindi ko alam kung paano babangon uli. Tingnan nyo man lang sana ako. Itay, maawa naman kayo, Inay. Maawa naman kayo sa akin. Kuya, pagtanggol mo na, kampihan mo naman ako, kuya. Maski ngayon lang, kuya, kampihan mo naman ako. Maawa naman kayo sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hirap na ako. Utang na loob! Ita,
Ay, maawa kayo. Utang na loob. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hirap na ako talaga. Itay, maawa na kayo sa akin. Itay, tulungan niyo naman ako. Itay. Thank you.
tayo mahal. Hindi ako naniniwala. Ikaw. Ewan ko ba, dumating lang ang itay. Nagkagulo-gulo na. Mabait pala ang itay. Pero, mas gusto ko ang inay. Gusto ko sila pareho. Hindi ba ang itay mas gusto si Sininang? Hindi ba si Inay at si Ninang magkaibigan? Hindi ba si Inay at si Itay mag-asawa? Sabi ko na nga ba sa iyo, magulo eh. Kaya huwag na tayong magkaaway parati. Para hindi na matagdagan. Kaya maglalaro na lang tayo. Sige! Hindi ka na kasi nahuwi dito sa atin eh. Kung sinagot mo na sana ako noon, eh di may asawa ka na sana big time. Huwag kang ganyan ha, pareho na tayong may asawa. Porke ba hindi ako tisoy? At minalas na probinsya ng Badoy? Sus, at nagtampo pa raw siya. Alam mo, totoo yan. Sama-sama nga na loob ko noon eh. Kaya nasa isip ko noon, magpayaman na lamang. At isang araw, gaganti ako sa lahat ng bumaliwala sa akin. Kita mo naman kung nasaan ka ngayon. Samantalang ako mismo, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Narito naman ako para sa'yo. Babalik ako ng Maynila. Gaganti ako sa kanilang lahat. Esperanza. Eh bakit ako? Bakit lagi ako ang mali, ang masama, ang may kasalanan? Cirilo, ginawa ko na ang lahat. Alam ng Diyos, ginawa ko na ang lahat-lahat. Ito na ang lahat ko eh. Buhay ka pa. Hindi pa nakukuha sa'yo ang lahat. May maibibigay ka pa at matatanggap. Kailangan lamang magpakatatag ka. Inay, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo naman ako sa itay. Nakagalitan ako ng itay mo eh. Mula nung nagkaisip ako sa bahay na ito, lagi na lang, itanong mo sa itay mo, kung ano sasabihin ng itay mo, kung papayagan ka ng itay mo. Yon. Mga bata pa kami, kapag sinisinturo na po ng itay, nakikita ko kayo. Umiiyak kayo, nasasaktan din kayo. Eh bakit ngayon wala kayong magawa? Dahil nagawa ko na lahat ang dapat kong gawin. Ang magsawalang kibo. Kaya kahit nakabi-kabila ang kirida ng itay, kahit na alam ninyong tama kayo, eh hindi ninyo na ipaglalaban. Pagalitan kayo ng itay, para lang niya kayong utusan eh. Eh bakit ba tayo nagsama-sama sa takot? Bakit ba tayo nabubuhay sa kung ano sasabihin ng itay? Bakit ikaw rin? Sunod-sunuran sa lahat ng maibigan ni Midel. Bakit nagawa mo ang kunin ng mana mo gayong alam mo masama ang loob namin? Dahil mahal mo si Midel. Dahil natatakot kang hiwalayan kanya. Esperanza! Ikaw na babae! Ay! Senyo! Ay! Huwag! Aray! Huwag! Ay! Ay! Huwag! Palikot ka mo! Hindi ka pa nakontento sa mga pinapalik mo mga kahihiyan sa bahay na ito. Ngayon dadagdagan mo pa? Bakit ho, itay? Anong ginawa ko? Kumakalat sa buong palengke na kayong dalawa ni Cirilo ay malimit magtagpo. At may nakakita sa inyo na kayo raw ay nagyayakapan. Kayong pareho kayong may asawang tao, hindi ka ba nahiya nun? Itay, wala ho akong ginagawang masama. Kinakausap niya ho ako, anong gagawin ko? Sige, bumalik kayo doon. At sabihin niyo doon sa mga makakating, di lang yon kung ano ang hinihintay nilang marinig. Na dahil galing ako sa Maynila, eh pakawala na ako. At isusunod ko na ang mga asawa nila. Kaya pagtatatalian na nila sa mga bayang, hilesya sila!
Juan! Ay! Lumayas ka! Juan! Wala akong anak na katulad mo! Bitawan mo ko! Juan! Lumayas ka! At huwag ka na makabalik-balik sa bayan ito at sa pamamahay ko! Wala akong anak na katulad mo! Lumayas ka! Lumayas ka, sabi! Emil! Nahihilog! Emil! Emil! Tumawag ka ng doktor! Emil! Senyo? Tuloy ka pa ba? Lalo lamang malalapit sa hukay ang itay kung magtatagal pa ako rito. Ano na bang ginagawa mo sa buhay mong Esperanza? Kuya, tama na, please. Sa akala mo ba, hindi ko yan itinatanong sa araw-araw. Alam mo bang minsan, gusto kong pumirmi na lang sa isang sulok hanggang sa araw na mamatay ako. Kasi pakiramdam ko para bang sa bawat hakbang ko, natatapilok ako. Sa bawat takbo ko, sumasadsad ako. Sa bawat liko, bangga. Kailan ba ako may gagawing tama para sa inyo? Para kay Midel. Para sa ang malas na buhay na to. Nasabi ko na ba sa'yo na naiingit ako sa'yo? Sa akin? Ay, nako. Kuya? Kuya, bakit? Alam mo ba kung bakit ako galit na galit sa'yo? Dahil ang totoo, naiingit ako sa mga ginagawa mo. Akala mo ba masaya ang buhay ko rito? Alam ko, pinagtatawanan ako ng mga kababaryo natin. Kuya, dahil... kuya, tama na yan. Ah, hindi totoo yan, kuya. Totoo naman eh. Lagi raw ako nakakunyabit sa konsorsyo ni itay. Tuta raw ako ni itay. May pera nga ako, pero yung passbook ko palaging chinecheck ng itay. Lahat ng mga niligawan ko, hindi aprobado si itay. Tatanda ba naman akong binata kung hindi? Wala akong sariling disposisyon sa buhay. Kuya, hindi mo lang alam kung anong impyerno itong sinuong ko. Alam mo, Esperanza? Alala ko nung bata pa tayo. Ikaw ang palagi nasisinturon at napapaluhod sa mugo. At yung baril ni itay na kursunada nating pareho, ikaw na babae, siya pang nakapagtatakas nito. Ako nga daw ang tupang itim at ikaw ang puti, di ba? Kilala kita, Esperanza. Palaban ka. Pero nang umibig ka, bago ka ng gusto. Hinahanap-hanap kong dating ikaw. Ako alam ko, banong-bano pa ako. Maraming beses ko nagplanong mawala na lamang, maglayas o mag-adventure ba. Samantala ikaw, ang dami mo nang ginawa. Bitirana ka na sa kung ano-ano.
paano ko yung lalakad na ako. Aalagaan niyo, itay, huwag niyo siyang pababayaan. Uuwi ako, uuwi kami ng pamilya ko. Namimiss kita. Ako din ko. Basta't mangako ka. Oras na mabawi mo mga anak mo. Dito kayo titira, ha? Pangako. Kakausapin ko ang inay. Magtutulungan namin kausapin ng itay. Pasasahan ba't tatawarin ka ng itay? Sige, kuya. Ingat ka. Salamat. Alis na ako. Ah, pare. Samahan na kita. Ako, hindi na. Kaya ko naman eh. Esperanza, alam mo naman sigurong ikaw lang talaga ang totoong minahal ko. Naghihintay ako. At maghihintay pa. Huwag na. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang pamilya ko. Maraming salamat nila sa lahat. Alis na ako. Kaalis lang ni Medel. Nakita ko nga siya na lumabas eh. Ikaw ang sadya ko. Esperanza, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Yan. Sinasadya ko yan. Pero alam mo, Carol, mas masakit yung hindi sinasadya na sinasabi mo. Nanunuot sa sakit. Ilang taon niyo rin akong pinagmukhang tanga. Esperanza. Bago ko pa siya ipakilala sa'yo, nobyo ko na nun si Fidel, yung kaibigan niya. Huli na lang malaman ko na seryoso ka pala sa kanya eh. Esperanza, hindi kami masaya. Hindi namin alam ang gagawin dahil ayaw namin saktan ka. Mas masakit ngayon, Carol. Maraming taon ko na rin siyang minahal. Maraming taon ko rin siyang hinintay. Asawa niya ako. Ako ang asawa niya. Pero ako mahal niya. Maniwala ka sa akin, Esperanza. Hindi namin ginustong saktan ka. Hindi. Alam ng Diyos na pilit kong iniwasan ang pangyayari ganito. Sa akin galing yung mga sulat na natatanggap mo. Ako rin yung pumipilit kay Aling Mildred na abutan ka mula dun sa pinadadala ng anak niya. Ikaw? Sumusulat siya sa akin. Pinilit ko rin naman siya na sulatan kay, pero ayaw niya. Hindi niya kaya. Ako ang kumaya, Esperanza. Naging panata ako kayo mag-iina. Pilit kong pinagaan ang krus na dinadala mo. Para lang matagpuan ang sarili ko na kasama kang nakapako roon. Esperanza. Kahati kita kay Medel. Kaya kasama kita sa
iisang krus. Lumayo man ako at magparaya. Hindi ko nasisiguro mapapasayo pa siya na kainitan ang kalutasan. Humiling ka sa akin. Humiling ka sa akin, Esperanza, kahit ano, humiling ka sa akin ngayon. Ang mga anak ko, kailangan kumabawi ang mga anak ko. Tulungan mo kumabawi ang mga anak ko. Tulungan mo ako. Diyan ho sa palengke. Taka, kukuha ako mainom. Ho, ako na lang ho kaya. Ako na lang. Ay, mabuti pa ho, ano, ubusin niyo ho muna yung mangga. Ho, huwag ka maingay, tatakas tayo. Sige na lang. Ano yun? Wala ho yun. Ano wala? May nangyari. Manet? Ano nangyayari dito? Walang hiyara! Ngayon niyo ako labanan. Hayop kayo! Kung nasaktan niyo ang pamilya ko, 6 na taon ninyo akong pinagkaitan, hindi ko kayo mapapatawad! Esperanza, ano ba yan? Sige na, itakas muna sila! Ano ba? Sige na, takbo! Ang mga apo ko sa inyo dati nila! Pagkakayaan niyo mo sila! Ang mga apo ko! Kailangan nilang kanilang ina! Pagkakayaan niyo mo sila! Para mama! Para mama! Hindi! No! Sisyal, ano ba? Ano ba na? Hindi! Naku! Bidal! Inay! Sinay Esperanza, andito! Sino to? Miko! Manet! Ay, kuya. Inay, maligayang pagbabalik. Pwede mo ba kami mag-iina dito? Anak ko, tahanan mo ito. Tahanan natin to. Halika na! Halika sa taas! Okay.
Itay. Itong kamot ninyo, oh. Kukunin ko kaagad ang tiyani ng inay at agad bubunutin ko silang isa-isa. Di ba? Hindi mo ba 5 sentimos ang binabayad niyo sa akin? Pero ngayon, namumulubi na kayo dahil sa akin. Siguro, puro itim na lang ang pababayaran ko sa inyo. Itay. Ang totoo po niyan, Itay, wala na ho akong sisingin pa sa inyo. Dahil nakuha ko na. Nagustay ko na lahat ng ipapamana niyo sana sa akin. Dahil po sa akin ay naging paralitiko ho kayo. Itay, patawarin niyo ako at pagkatiwala ang muli. Kahit na hindi niyo na ako mahalin. Kahit na hindi niyo na ako kagiliwan. Basta bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon, Itay. Mahal na mahal ko kayo. Sige, hawakan niyo ako. Ganito pala ang buhay. May nawawala at may natututunan. Lahat ay nakakayanan at nalalagpasan. Pagkatapos ng lahat, lalo mong mamahalin ang maiiwan sa'yo. Lalo mong madarama ang pag-asa. Kailangan ako ng aking mga anak. Ngayon ako dapat magpakatatag. Walang ibang magtatawid sa kanila sa kinabukasan kundi ako. Ito ang tinubos ko para sa amin. Dito kami magsisimulang muli. Maraming salamat sa buhay dahil hindi siya tumigil.